is this your first sexy erotica project? Yes, po. My first sexy erotic project and my first film ever. Oh, I can't. I see. Congratulations. Directorial debut ni Kara. I'm Christopher Novabos po. This is my first film, of course. Nagsimula ako sa industriya. Production designer way back 2015. So, yung first production design ko na film is pumasok sa Metro Manila Film Festival, New Wave Category, directed by Ray Andulay, yung Turo-Turo po. And then, from that, nagkaroon ako ng mga projects, as PD, production manager, kahit production associate. So, nagka-chance akong magkaroon ng trabaho sa Vivo Films as PA. So, ayun, at sobrang ano ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon sa, na ako na mismo yung magdidirect ng pelikula. Is this your first sexy erotica project? Yes po, my first sexy erotic project and my first film ever. Oh, I can't. I see. Congratulations. Directorial debut ni Kara. Sa akin, walang problema eh na sabihin ng tao, di ba? Parang first film mo is sexy. No, kasi nasi-challenge ako sa ganitong bagay. So, lagi-lagi kong iniisa sa sarili ko na kaya ko to. Alam mo yun. Kasi kung hindi ka mag-excel o mag-export sa mismong trabaho mo, hindi mo malalaman na kaya mo pala. Sa akin, I'm doing a lot of research when it comes to sexy scenes and then the emotion, syempre. As a first-timer director, ayoko rin yung mapahiya ako sa mga cast ko. Gusto ko makita nila na kaya ko. Makita ng mga cast ko na, ay, ito palang director ko, very passionate sa craft na kinuha niya. And itong dalawa, si Manang VR, sobrang thankful ako dahil hindi ako nahirapan. Actually, from the cast and then staff into very collaborative na talagang nandun yung participation nila para mapagaan yung mga bawat eksena. Actually, it's very hard for me. Of course, dahil nga first film ko ito, yes. Nagkataon pa na sexy. Nagkaroon lang naman ng gaan or yung when it comes to the collaboration ng bawat artista, ng production design, cinematography, para mapagaan yung mga bawat eksena namin. Okay. Yung mga artista, direct, paano mo sila na-motivate? Naman kasi, kinakausap ko sila eh. So, bago kami mag-pick, lalo sa mga eksena natin, na ito yung gagawin natin ha, may mga restriction ba kayo? Or ano ba yung mga naiisip niyo na babagay o mas igagaganda pa ng eksena? So, I'm very open to that. Kasi gusto ko malaya na makakapagbigay sila ng opinion. Kasi parang nung sa kaganda ng pelikula. Hindi ka ba nagalit sa cast mo, direct? One time. Kay VR. Kay VR. Because of a scene? Because of a scene? Because of the scene. Ano VR? Ako na ba magsasalita? Or ikaw? ikaw direct. Because of the scene. Kasi ang akala niya na, hindi. Wala naman ako online, so petiks-petiks lang ako. But no, kailangan mag-focus ka.
Diba? Kasi sabihin mo wala kang lines, pero yung emotion kailangan ko. Yung character na piniplay mo kailangan ko. So, that time nawawala siya sa kanyang role. Did any of them disappoint you? No. No naman. Okay. Influence sa akin when it comes to the sexy drama, thriller, Direk Roman Perez. Oh. Kasi si Direk Roman, actually, before, way back, 2020, I think 2019, 2020, ganun, nung umusbong yung Viva Max. So, nagkaroon ako ng chance na makatrabaho siya as production associate. So, from Taya, housemaid, ang dami pa eh, ang dami pang opportunity na nakatrabaho siya as production associate. So, nag-observe ako pagdating sa mga eksena, sa kung paano kunan yung mga sexy scenes, ano ba yung dapat gawin. So, from that, nakatulong siya para magag ko dito sa pelikula. Okay, so most probably, direct parang medyo thriller din ang papasukin yung tema, no? I think so. Pero I'm very open sa mga opportunity. Hindi ko nilalock yung pinto sa paggawa ng ibang genre. Kung bibigyan ako ng pagkakataon. Ayun, do it lang. So parang ang sinabi nga sa akin na gawa na ng gawa ng pelikula. Hayaan yung mga tao na sila mismo yung maka-appreciate ng pelikula mo. Introducing kayo halos lahat dito from Direk Chris, then VR, and Manang. So, since dito kayo ipapakilala, talaga makikilala kayo dito. Ito yung tatatak. So, kayo ba as artist, starting kay Direk Chris, ano ba yung gusto nyo makilala kayo pang matagalan sa showbiz? Ako, gusto ko makilala yung or magmarka. Ang gusto ko lang na sa ibang pelikula ko, magmarka sa tao. Ginajustify na dapat dito kang sexy ka lang. So, every opportunity na pumapasok sa atin, so gusto ko na ma-appreciate nila kung ano man yung mga ginawa mo. It's very natural sa mga actors. May mga ginawa kayo dito na sa palagay ninyo parang matagal na maalala ng mga tao. So, Direk Chris, ano yung posibleng masabi mong tatak mo dito kahit kaka-start mo pa lang? Dito sa Lagaslas, may mga eksena na alam ko, like for example, kay Manang Medina. So, meron siyang eksena dun eh, na talagang siya lang. Na alam mo, gumarika, dito pili ko lang kung ano panood po itong eksena na talagang wow. So, kasi I'm so proud na sabihin na totoo yung emosyon na ibinigay ng mga artista ko. Hindi lang sila talagang umarte. Talagang emosyon ng bawat character na ipinakita nila. Yes, of course. Definitely. I'm so very proud sa pelikula ng to. And then, excited din sila mapanood. Sabi nga nila sa akin na, nagawa mo yan. Ayun. So, very open naman sila.